Iniisip ko na lang ako sa YouTube. Siyempre. Dito ba yan? Opo. Guys, si Autorance, guys. Comment nga ako sa iyo eh. Meron ba? Oh, yung ano, yung automatic. Napalo kita. Autorance, guys. Since day one, konti pa lang fans ni Autorance. Subscribe na ako dyan. Pinapanood ko na. Yung mga LSD, ano guys. LSD, oh. Ay, sarap. Habang pasensya ni Autorance sa ano, mga tao na lang tatanong. Sarap naman nun. Tapos, huwing may mataas na adventure ba yun o crosswind? Nakikita ko. Si Autorance, si Autorance. Minsan nagaling ako. Papunta ako mahabang parang Antipolo. Si Autorance pa daw, si Autorance. Sir, pag nagawin ka ulit doon. Hindi, madalas ako sa Taytay nagpapayon. Oo, oh, saan doon? Mga lumang tao yun. Pag nagawin ka doon. Ito ha, pag nagawin siya doon, ipagluluto natin ng tinolang manok na talog. Marami tayo doon. Alam mo na kung sticker, Autorance. Puro yun ang ubus na. Sabigay ko sa mga kabataan. Ayun, Autorance, number one. Guys, like, follow, subscribe, comment na kay Sir Autorance. Papapicture ako sa'yo, Sir. Ay, Autorance ko! Ano yung nagani ko mong old school si ano? Paring Jun. Oo, nalaman ako mong Josie. Sabi sa'yo, nanonood ako eh. Ikaw yung may Pajero, di ba? Oo. Dito mo. Sarito, sarito. Ayan, may Pajero na parang sa field base. Tapos, ina-explain nila yung crosswind na ano. Iba yung differential, iba yung size ng gulong. Kaya nagkaka... Nanonood ako! Pag pumunta sa shop to, libre chainsaw nito, Repsol. Oh, Repsol, libre. Okay lang. Basta bisitahin kita. Oh, tambay lang tayo. Napasin ko nga, ano ba yung sa'yo doon? Para nakita ka na doon. Ano? Rabinol. Ah, Rabinol! Okay. Rabinol, ah, Rabinol. Antipolo, di ba? Opo, Antipolo. Bisitahin ko nga eh. Hindi mo subay-bay, may Pajero na ako ng birth. Tama, di ba? Opo. Nanonood ako, tapos yung may electric pan dalawa. Comment ko ba nun? Bago lang yun. Sabi ko, Autorance, nag-aalala ako, baka tumama yung blade sa mukha. Hindi naman sa comment section. Oo, oo, ba? Harapin mo yun. Lalabas ko. Lalabas ko. Sabi na, shoutout. Big Dem number one. Maraming pisto. Araw-araw na-upload. Salamat, sir. Salamat. Dali na naman. Shoutout ka na yung mga nakapila. Ano yung EPO mo? Yung EPO? Andun. Makasanong. Kabahan sa bahay. Dito na. First plan. First layer. Kaya ni boss. Motokan. Maraming kayo matatutunan. Vision. Vision na po. Katulad ng mga vlog na katulad sa akin. Walang kakwenta-kwenta. Thank you. Salamat, thank you. Asan yung mekaniko matanda? Naiwan po. Sige po. Tigilan niya mag-Yosi. Thank you po. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po, first time ko pong na-meet ito pong si Idol Ramon Bautista, JDM number 1, isa po sa kinikilala nating magaling na vlogger. Alam niyo po mga kapatid, nung pong na-meet ko siya, siya pa talaga yung nagsabi sa akin, uy, si Autorance, kasi magkakasalubong po kami dun sa daanan. Habang maraming nakapila dito, papunta dun sa isang site ng Mias, ako naman po pauwi na siya, pabalik naman siya dun sa tent, nakita niya ako at siya pa po, yung talagang bumati sa akin, uy, si Autorance, nanunood ako ng mga vlog mo, sabi niya po sa akin, ganun, tuwing umaga pa lang, pagising ko, pinanunood na kita. At nagko-comment pa ako doon. Alam niyo mga kapatid, para akong magkakasakit sa puso. Kasi hindi ko ini-expect, no? Na-starstruck talaga ako sa kanya. Kasi tuwan-tuwa ako na ito palang iniidolo ko na vlogger ay talaga po palang nanonood po sa akin. At talagang nagko-comment po siya doon ng mga positibo. Nako mga kapatid, tuwan-tuwa po ako. Sabi ko nga, para akong magkakasakit sa puso yung heart enlargement. Dahil sa sobrang tuwa, lumaki yung puso. Ako po ay nagpapasalamat sa iyo dahil habang nandoon tayo, nagkikwentuhan tayo, nag-uusap tayo, isinisigaw mo pa doon sa maraming tao doon na, oy, mag-subscribe po kayo dito sa channel ni Autorance, mag-like and subscribe po kayo at i-share nyo po. Naku, ang laking pasasalamat ko po sa inyo at dito ko lang din naman masasabi ito sa aking channel at buong mundo po ang nakikinig, napakabait na tao. Maraming salamat po sa mga nakasama namin dito sa Manila International Auto Show. Salamat po sa Team Repsol, sa mga boss po ng Repsol, Sir Mars. At salamat din po sa mga nakasama ko doon, yung mga nagagandahang dilag ng Repsol. Salamat din doon sa mga taong nakasalamuha namin na nakatanggap ng mga gifts. At yung mga nakasama ko po na pumunta doon, syempre,
yung aking sarhento, yung aking junior, Randy Junior, at si yung aking adopted son, no, si Marco. At nagpapasalamat din po ako doon sa aking kumpare, paring Ner Morales. At siyempre, doon sa bagong ambassador ng Repsol, sikat na vlogger din po, at ito'y iniidolo ko rin. Kaya po ako ay lalong nagkaroon ng drive para maging vlogger po talaga dahil po dito kay Jeep Doctor. Paring Red, salamat sa iyo at ikaw ngayon na makakasama namin para lalo pa po nating ipakita sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas, kung gano'ng kagaling at gano'ng kaganda ang mga produkto ng GTO, Gran Toro Oro. At isa na nga po dyan, yung produkto nilang Repsol, Langis ng Bayan. Mga kapatid, ang daming mga bagong sasakyan na i-display dito sa Manila International Auto Show. Ang gaganda ng mga sasakyan na i-display dito. Ang daming tao siksikan at mapapagod ka po talaga kung iikutin mo doon pa lang sa tent. Pag nakarating ka pa, dito sa mga may mga automotive products, nandoon nga po kami doon sa side ng tent, nandoon ang booth ng Repsol. Nasa kabilang side naman yung booth ng Lubrigold. At marami pa, nandoon din yung Glowfang. Nandoon po lahat yung mga produkto ng GTO, ng Gran Toro Oro. Nagbigay din po kami ng mga tips. Kasama ko po si Jeep Doctor. At ipinakilala na nga po siya na siya yung pinakabago naming ambassador dito po sa Repsol. Sino po kaya yung susunod naming ambassador? Kasi itong may-ari ng Repsol, itong GTO, talagang kukunin na po lahat yata itong mga vlogger na kasingwapo namin ni Jeep Doctor. Biro lang po ah. Baka naman ang makasama namin ay babae na. Yan. Abangan nyo po yan, ha, mga kapatid. Alam nyo po, mga kapatid, kung nakarating kayo dito sa Mias, makikita nyo yung sobrang gagandang mga sasakyan. Nandiyan ang Hyundai, ang Nissan, ang Chevrolet, ang Mitsubishi. Dito nila inilaunch yung kanilang pinakabagong pickup. Kaya lang, mga kapatid, meron akong hinahanap na hindi ko nakita. Wala doon. Dahil sa first time ko po na mag-attend dito sa Manila International Auto Show, na ito po pala ay noong pang 2005 nagsimula. Hindi ko lang alam kung itong mga hinahanap kong sasakyan ay nandoon na noong 2005, noong unang magsimula ito. Ang hinahanap ko po Toyota. Hinahanap ko rin yung Isuzu. Hinahanap ko rin itong mga BMW, itong mga Mercedes-Benz. Wala. Ang karamihan na nandoon po, majority ng mga sasakyan na i-display doon ay puro gawa po ng China. Ang gaganda ng technology, ang titindi, pati ang interiors, hindi mo ine-expect na ganun kasi ang ganda yung mga leathers na ginamit nila, pati yung infotainment. Hindi ko nasasabihin kung ano-ano yung mga brands, ano-ano yung mga models. Hindi ko makabisa sa dami po. Siyempre, dahil sa wala yung Toyota, wala yung Isuzu, baka hindi ko alam kung yung mga nakaraan nandoon sila kasi first time ko nga po ito. Ngayon mga kapatid, doon sa nakaraang vlog ko po, na sabi doon, yung title ko doon na yung mga 2010 model at 2021 models na mga sasakyan dyan sa US ay napakarami daw problema doon. At maglalabasan pa raw yung mga problema na yon. Itong mga taon na to na magdadatingan. So mula 2010 hanggang 2021 models yon. 5 quality issues ang maglalabasan. Iba pa doon yung mga issues sa safety. Ngayon mga kapatid, ito ay inire-report, nilalabas to ng JD Power. Isa po itong nagre-review din dyan sa US nitong mga sasakyan na ito upang yung mga sasakyan niyan kapag ka ni-review nila at nilabas nila yung mga report nito ay gawan ngayon ng paraan itong mga car manufacturers na to na ayusin yung mga issues na yan. Panoorin niyo po yung vlogs ko na yun. Kailan lamang yun nung itong nakaraang bakasyon ginawa ko yung vlogs na yun. Ngayon, anyway mga kapatid, ang gusto ko lamang pong iparating sa inyo dito kung sa US yung mga sasakyan na nandyan, na naglalabasan dyan, ay talagang nire-review nila yung quality nito, yung safety nito, kasama na doon yung National Highway Safety Traffic Administration. Ito po kayang mga gawa ng China na to, na ito, yung inilabas din dito sa Manila International Auto Show, ay meron din po kayang katulad nitong JD Power. Kasi napaka-importante po nun eh. Tayo pong mga Pilipino, parang ako, manghang-mangha ako sa mga nakita ko doon sa mga nakadisplay doon. Ang dami ng mga sasakyan na nandoon, ang talagang namayagpag sa ganda ng mga itsura ay ito pong mga gawa ng China. Ah, siyempre, hindi magpapahuli itong nilaunch ng Mitsubishi, no, yung kanilang Triton, yung kanilang pinakabagong pickup na inilaunch nila dito. Sana meron ding itong mga China brand na mga sasakyan na katulad nitong JD Power
na after 3 months nga lang ay meron na silang i-review. Ito ang problema nito, ito ang problema nung brand na to, nung model na to, ito ang problema diyan. So tayo naman ngayon na Pilipino na talagang pinuputakti tayo ng produkto nitong China, eh dapat alam natin yun, karapatan natin na malaman yun. Kasi nga sa US ganun eh. So ngayon na nagdatingan yan, yung mga nagagandahang mga SUVs na yan, mga kotse na yan, meron pang mga high performance car na nandun. Ang gaganda. Paano mo ngayon malalaman kung gaano kagaling yan kung walang nung katulad nitong si JD Power? So ito ngayon mga kapatid, ang request ko lang po sa inyo, sa makakapanood po nitong vlog na to, kahit na hindi ko pa po kayo subscriber at ayaw nyo pa pong pindutin yun, yung subscribe. Ito po, baka meron na po kayong nabili na mga China brand na to, kahit yung mga lumang modelo pa. Ito mga Cherry, Moretti, ano-ano pa ba yan? No, ang dami niyan, itong BYD, nakabili na kayo niyan. Ano po ba ang experience nyo? Paki-comment nyo po dito. Kung maganda po ang experience nyo, please, paki-comment nyo po. Kasi kailangan malaman din ng mga tao, itong mga road users na bibili ng sasakyan, kung ano ba ang ganda ng mga sasakyan na to. Ngayon, kung meron po kayong hindi magandang experience, eh huwag nyo naman nung i-comment ng sobrang pangit dito sa comment section. Sabihin nyo lang kung ano yung na-experience nyo. So alam na po nang makakabasa yan. Huwag na po, huwag naman po sobrang talas nung ating komento. Sa pamamagitan po niyan mga kapatid, itong mga brand na gawa ng China, kailangan ma-review sa pamamagitan po nitong mga taong nakabili. Kasi po kung ang babasihan nyo lang, pupunta po kayo sa showroom. Halimbawa, ni Dongfeng, ni DYD, ni Cherry. Tapos makakausap nyo itong mga salesman, saleswoman. Siyempre, lahat ng ipapakita nyo sa inyo ay magaganda, matatamis. Eh, pero wala naman pong nagte-test drive. O wala, kung may pa-test drive, okay lang yon. Kaya lang kasi, di ba si JD Power, sabi nga niya, after 3 months, may mararamdaman ka ganito, ganyan. Eh, pati nga yung 2010 model, sinama nila dun sa review nila eh. Sinama doon sa mga testing nila. Dito, itong mga China brands na to, nagdatingan dito sa Pilipinas, meron bang grupo na, meron bang ahensya ng gobyerno na magsasabing, ito yung mga mali nito, ito yung mga problema nito. Wala dito sa Pilipinas noon. Kasi alam ko, DTI lang yun. Pero yun naman, kung DTI, kung magre-reklamo, yung nakabili. So ngayon, mga kapatid, kung meron sanang katulad ni JD Power, malalaman nyo kung ano ang mga problema at malalaman nyo rin kung ano ang ganda. Kasi po, doon sa mga issues na sinasabing problema nitong sinasabi ni JD Power doon sa 2010 at 2021 model ay quality issues. At ang isa po sa naging problema doon ay yung mga technologies na sobrang tindi ng technology, sobrang bago, sobrang taas ng technology, yun ang naging problema ngayon doon. Kaya itong sa China, ang tindi talaga ng technology. Yan ang pinakamabigat dito. So, paano mo ngayon yan malalaman? So, sa pamamagitan po nung mga nakabili, at yun naman pong ito, yung makakapanood po sa akin na salesman ng BYD, saleswoman ni Cherry, lahat po yan. Ini-invite ko po kayo na i-comment nyo po dito kung ano po yung ibinebenta nyo sa sasakyan, kung gaano kaganda yan. Siyempre, doon kayo magko-comment eh. Hindi naman kailangan mahaba. Sabihin nyo lang, ano mga features, ano yung pinaka-dabe sa kanya na maiko-compare mo dito kay Toyota, maiko-compare mo doon sa competing brand mo na taga-China rin. O, yan. So, siyempre, yun ang aasahan nitong mga subscribers po ni Autorance. So, mga kapatid, habang ako ay nandoon sa Manila International Auto Show at ito namang mga kasama ko, si Sargento, nagpa-picture doon sa mga nakikita niya mga celebrities at nakasama pa niya si Aya Laure. Nakasama niya yan doon sa school nila, sa Greenland Academy, pati yung si Junior ko. So, ito ay nagpapatunay lamang, mga kapatid, na buhay ang industriya ng sasakyan dito sa Pilipinas. Kahit ako po, hindi pa po ako nakagamit talaga ng China brand na sasakyan. Hindi pa. Pero meron akong ibinlog itong Moretti na pag-aari po ni Sir Gianni Ciutrani. Meron kaming usapan na ibablog ko itong mga susunod na sasakyan na mga electric vehicle na magdaratingan sa kanya. Alam ko, dumating na yung Volkswagen, dumating na rin yung Honda electric vehicle. Sana po yung matetest drive po talaga namin ng malayuan, magagamit ko talaga. Kung pwede nga lang mag-overnight sa akin ng isang unit
para po matest ko kung gaano kahaba, kung gaano katagal yung kanyang charging sa charge ng kanyang battery, kung ilang kilometers talaga yung kaya nang takbuhin sa isang fully charged, iaakyat ko dito sa Antipolo, dadaling ko diyan sa Tanay, talagang matindi yung akyat baba diyan kung kakayanin niya. So kailangan matest po kasi. Hindi pwedeng yung ipopromote ko lang, ito, maganda yan. So, pinaka-importante po yun, ite-test drive ko. Pero mga kapatid, kung talagang test drive at test drive lang po ang pag-uusapan, ang hanapin nyo po, ang akin po ninong, si Ninong Ron De Los Reyes. O, lahat po ng mga ipinapalabas niya dyan sa auto review, talaga pong napakagaganda nung mga sasakyan, lahat po, lahat halos ng sasakyan dito sa Pilipinas, talagang nire-review po nitong ninong ko, si Ninong Ron De Los Reyes. Panoorin niyo po ang auto review sa PTV Channel 4, ayan po yung time slot niya, at mag-subscribe din po sana kayo sa kanyang YouTube channel, Auto Review Philippines. Ipapakita po ako sa inyo, huwag po sana kayong magkaroon ng violent reactions. Ha? Kasi ito po, hindi po ito gawang China. Pero napilitan akong pumunta dyan sa Las Piñas dahil mayroon akong kailangang pyesa. Yung pyesang kailangan ko po ay intake manifold ng 4D56 na engine ng Mitsubishi Adventure. At kailangan ko rin po yung pinaka-head cover ng makina na yon. Wala po akong makuha sa Blooming Treat sa mga kaibigan natin kay Sir Ariel Sonorio. Wala rin akong nakuha kay Miss Rupa Rosario. So naghanap ako ngayon sa FB Marketplace. Ayan, Mitsubishi Parts Out. Mitsubishi Adventure Parts Out. So biglang sumambulat sa akin, aba, isang buong engine. At saktong-sakto, yung pong mga nasa ibabaw ng engine na yon ang kailangan ko. So tinignan ko yung mga pictures, uy, buo pa yung sasakyan, buong Mitsubishi Adventure. So kinonta ko kagad yung seller. Yun nga lang, medyo nakakatakot kasi nga kumontak dito sa mga ganitong klaseng online selling. Marami na rin po kasi talaga na fake dito, manghihingi ng down, tapos hindi na kayo magkakausap after nun. Isang click lang yun, di ba? So think before you click. Talagang kailangan ko na po, at dahil sa nakita ko nga yung pyesa na yun, tinawagan ko, sa unang usapan pa lang, ang bait na nitong taong to, si Kuya Armando. So, hindi siya yung pera-pera na manghihingi. Sabi niya, sir, kung gusto mo, puntahan mo dito kami sa Las Piñas, bukas. Kasi, junk shop eh. No? Pero itong junk shop na to, pagka mga pyesa ng sasakyan, dahil itong si Kuya Armando ay mekaniko rin, itinatabi niya. Lahat ng mga maayos ay itinatabi niya. Pinoy surplus to para ibenta pa niya. Kasi nanghihinayang din siya sa mga pyesa na pwede pang pakinabangan. So ito, nakachamba ako. Talagang magandang maganda pa yung makina, buong-buo pa siya, at kailangan ko lang doon yung intake manifold ng 4D56 na mayroong EGR na kumpleto. So pumunta ako doon, at ito po ang nangyari. Narito ako sa Bilog Junk Shop. Kailangan ko kasi ng manifold ng Adventure. Ay 4D56 ito. Ngayon, saka titingin ko sa marketplace, may nakita ako buong makina, kumpleto. Ang bibiliin ko, manifold lang. Ba, napabili tuloy ako ng buong makina. Ang kagandahan dito kay Bilog Junk Shop, yung mga buong mga makina, mga buong sasakyan, hindi nila ginajunk. Hindi katulad sa iba, pinapakilo na. Kaya dito, pag pumunta kayo rito, muntik na ako madapa. Makikita nyo, daming makina, oh. Kaya mga kapatid, oh. Mga makina nila. Mga makina ng truck. Ha? Ano pang meron dito, sir? Marami po, wala po lang pisa. May makina ka dito na panahi? Manahi, wala po. Ha? Ubus na. Wala kang makinang panahi dito? Wala po, wala po. Ano mga kinakatay nyo dito? Yung katay lang talaga? Lahat po, wala, alo-alo, bas. Pati bas? Opo. Pero yung mga makina na maayos, hindi nyo kinakatay. Ito tulad nito, ng mga makina yan. Makina ng ano yan. Ha? May mga pang 10 wheeler na yata ito eh. Ano, dump truck? Dump truck na yan eh. Ito nga lang, Pinoy surplus to. Ano pangalan mo kuya? Armando Rubiego. Ikaw yung kausap ko sa marketplace. Opo. Ay, alam mo kuya, yung iba, kaya natatakot bumili sa marketplace. Diba? Kasi nga baka hindi legit. Pero ngayon, since ngayon, nakita nyo na yan, oh, yung karakas na yan. Ha? Bayaw ko ito, nagbalagaano oh, yan. Ito misis ko. Ay, ito misis niya yung kuya, oh, ni Kuya Armando. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng surplus, pero wala naman kayong makukuha na brand new.
At kung bibili naman kayo ng pira-pirasong surplus, napakamahal. Ito, hindi ko nasasabihin kung magkano presyo ng binili kong buong makina. Siyempre, wala nang papeles yan. Talagang porkatay na yan. Pero ang daming pakikinabangan. At binigyan ako ng malaking discount nitong itong gwapo na to, si Kuya Armando. O, kasama yung misis niya. Manuyo Dos, Las Piñas City. O yan, mga kapatid, ha? Pupuntahan nyo, hanapin nyo si Kuya Armando. Ito ay malapit doon sa APP building. Yun, APPC building. So yun yung pinaka-landmark, yun yung hinanap ko para matrace ko tong lugar na to. Ano to, ha? Yan, RF. RF? Buo ba yan? Opo, duo yan. May papeles? Wala po. Wala, katay lang talaga. Ayun, o, dump truck, o. Parts out, o. So hindi kayo ordinaryong junk shop kasi yung mga kinakatay nyo rito, mga truck, eh. Okay. Ibig sabihin, malaki din puhunan nyo. Tama lang naman sila. So mga kapatid, tinutulungan natin itong mga ganitong kapatid natin kasi ang tingin kasi nung iba, halimbawa may lumakan sasakyan, ang tingin nila basura. So ngayon, dadali nila sa junk shop. Hindi nila alam, ang pera ay nasa basura. Oo, yun ang sasabi natin sa inyo. Kumbaga, marami ka ng pera. Hindi, wala. Bakit? Eh, dami mong junk dito, eh. Bali sa kuya ko. Ha? Sa kuya ko. Oo, sa kuya niya. Hindi ko ini-endorse na bumili kayo ng surplus, Pinoy surplus. Pero ako, mekaniko ako. Alam ko yung bibilin ko. Kahit na yan ay Pinoy surplus, alam ko kung ano yung binibili ko. Kaya kung halimbawa, wala na talaga kayo makita diyan sa mga bilihan ng surplus sa Manila, sa Banawe, aba, i-try nyo rin maganap sa mga ganitong klaseng junk shop. Baka nandyan yung mga piyesang hinahanap nyo. O baka dyan din pinakiloy, nawawala yung piyesa. Okay. Mga kapatid, bye-bye ka na, Kuya Armando. Bye-bye po. Bye-bye. Kaunting tulong lang po ito kay Kuya Armando. Baka naman sabihin nyo, si Otto Ranz gumagamit ng Pinoy surplus, si Otto Ranz gumagamit ng galing sa junk shop. Talaga pong sa pagkakataon na to, doon ko nakuha yung piyesa ko. Eh, ganun din naman ang gagawin ko, eh. Maghahanap ako sa Blooming Street, maghahanap ako sa Banawe. Eh, nagkataon, kaya nga merong marketplace, eh. So, tinry ko itong option na to, yung marketplace, at ibinigay naman yung tamang tao, ibinigay yung tamang dealer. So, yun, nagkasundo kami, binili ko yung buong makina, isinama ko na yung transmission. Ang dami rin nilang mga molye, ang daming mga makina doon. Pag inikot mo yung mata mo doon sa loob ng junk shop na yon, marami ka talagang maiisip na pakinabangan. So ito yung number ni Sir Armando, tawagan nyo. So ito po ay tulong ko lamang po sa kanya dahil itong mga maliliit nating mga kababayan na to, itong mga maliliit nating mga kapatid na ito, talagang sinisinop nila yung mga bagay na pwede pang pakinabangan para rin naman makatulong doon sa maghahanap, doon sa mga ngailangan. Hindi naman ganun kamahal, piyesang 4 kilo nga, eh. Kaya po, Kuya Armando, basta't laging tama ang ginagawa mo, biyaya ang iyong matata mo. Mga kapatid, maraming maraming salamat kay Idol Ramon Bautista, JDM number 1. Kay paring Red Jeep Doctor, Idol, maraming maraming salamat sa iyo at magkakasama po tayo dito sa GTO, Team Repsol. At mga kapatid, nagpapasalamat din ako kay Sir Mars at kay Ma'am Seth. At sa mga subscribers po ng Autoruns, tanggapin niyo po ang aking taus-pusong pasasalamat. Umabot na po ako sa 109,104 na subscribers. Narito po kayong lahat na nagbibigay po sa akin ng enerhiya para gumawa pa po ng maraming mga vlogs na katulad nito. Magandang gabi po sa inyong lahat.